At dahil natanggap niya yung truth, ang truth na to si Isaac.
Magiging naman po kasi ito sa MCA. Kung meron kang truth, dadalhin ka nito sa love, which is genuine love. So yun, nung naganap si Abraham, so natanggap niya yung truth na si Isaac. So nilakaran niya yung bagay na yun, hindi niya sinurch mismo yung kanyang yung pag-ibig, kundi truth muna yung kanyang natanggap bago niya makilala ko si Rebecca. Itong nilagay ko po ito, may type po siya sa, sorry, sa Diyos, God. Type po na ayon sa after Jesus Christ. Ito yung Holy Ghost, type siya ni Eliezer. And then si Rebecca po is your type of church. So kung ano, sa akin po, di ba? Si Jesus Christ, hindi man natin siya makita. Pero by revelation, naiintindihan natin na siya yung ating mapapakasawa. Kasi tayo ay tipo ng isang church. So, kailangan natin ma-receive yung kanyang revelation bago tayo magkaroon ng pag-uunay na tulad ni Isaac at Rebecca. So, sa nung pa lang na, di ba po si Eliezer, sinabihan niya yung kanyang, si Rebecca na, kung gusto mong sumama at ipapakalusahin sa akin. Hindi siya nagdarawang isip, kundi sumama siya kaagad. Although, hindi niya kilala si Isaac, pero by revelation, doon sa natanggap niya revelation, nabuo yung pag-ibig sa kanya. So, galing din po tayo na by revelation, naiintindihan natin yung salitang ibinibigay sa atong Diyos. Kaya tayo nagkaroon ng pag-ibig, which is true love o agape love. Tapos yun, nung time nila na pa-uwi na si Elisa at si Rebecca, magagawin na po yun. Nung sinabi ni Elisa, nandiyan na yung mapapangasawa mong lalaki na si Isaac. Yung time po nun, di ba si Rebecca, nagdaldal siya ng baby niya. Type po yun, yung pagdaldal niya, type po yun yung sa atin bilang church, na yung pagdaldal natin, yun yung revelation na natanggap natin patungo sa Panginoon. Yun yung parang application sa buhay natin. Pagdaldal po kasi yun sa tayo. So, ginanda niya lang sa yung kanyang sarili. So, meron po pong ano, so yun lang din na basa ko dyan. Then, meron po sa church. Tapos, inanatan lang po yun, di ba sa Central Church Ages? In every ages, meron si, may tinig na ibinibigay ang Diyos sa kanya. Doon sa Revelation 3:17, let the Spirit, kung sino may pakinig sa sinasabi na iglesia. So sa every ages, merong Espiritu na ibinibigay ang Diyos yung mensahe. Yung seven spirit is the seven messenger na binigyan ng mensahe. So sa bawat panahon, di ba nasa evening time na tayo? Ibinigay sa atin yung rapturing faith natin, which is the, sabi niya, si progressive revelation. Opo, revelation. Kung hindi mo makakuha, hindi mo kailanman makakapag-ugnay si Jesus Christ. So kung wala kang progressive revelation, nakatuon ka lang sa sarili mong unawa, kailangan, sabi mo, kailangan makinig din tayo sa iba. Kasi ang word o ang truth, hindi lang nasa sarili mo lang, sa sarili mong iglesia. Kailangan mo makinig sa iba para maka-absorb ka. Nang makapuno, mapunaan mo yung progressive ng unawa. O progressive ng pariyagan. Tapos, kaya sa evening time, ang ginagamit na sa apatong natin yun is yung fivefold ministry. Yung fivefold ministry po na ito, type po yan ni Joshua. Kasi yung fivefold, di ba po, meron po yan sa mga pinilihan na ginagawa yung fivefold sa bawat mananampalataya. Kasi i-enhance yung iyong revelation, yung iyong natanggap para sa paghahanda na kay Kristo, bilang ikaw at kay Kristo. So yun po. Thank you.
So praise God. So nakadalawang ano siya, yung kanina eh tungkol sa Israel, ano? Nakadalawa sa Seventh Church. So